Matagal na po akong avid listener ng channel na ito. Gusto ko yung mga kwentong aswang at engkanto na laging ina-upload ni Sir Paul. At yun yung dahilan kung bakit naisipan ko ring ibahagi ang karanasan ko. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong eksaktong taon nangyari ito. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nilo. Isa akong call center agent. Long time na yun, kasagsagan pa ng ganitong trabaho. Yun bang mahirap makapasok? Kasi hype na hype yung call center sa Pinas. Kumbaga, booming pa lang talaga. Baguhan pa lang ko sa pagiging agent ng mga panahon na yun. Tatanga-tanga pa ako sa sistema. Kaya ako minsan, madalas akong pagdiskitahan ng mga ka-office mate ko. Hindi ko na lang pinapansin. Tinadasal ko na lang na sana maengkanto sila para maturuan ng leksyon. Sa department namin, iisa lang talaga ang nakakasundo ko. Walang iba kundi si Jenna na madalas mang mag-makeup kaysa mag-toothbrush. Ang ganda sana, ang baho nga lang ng bunganga. Mabait naman itong si Jenna, pero nagbago ang tingin ko sa kanya mula nang makaranas ako ng kakaiba. Uwi ka na ba, Nilo? Oo, Jenna. Kanina pa dapat yung out ko eh. Pinag-overtime pa ako ni Ma'am. Anong oras na oh? Alas 3 na. Dapat 12 lang, nasa bahay na ako. Uy, pasalamat nga, pinag-overtime ka pa eh. Dagdag kita rin yan, ano ka ba? Ba't naman ako magpapasalamat? Kung wala naman akong ginagawa sa overtime. Isa lang yung client ko kanina. Naboring lang ako. Tsaka, mas gusto ko pang matulog no. Ang sarap kaya magpahinga. Ay, oo na. Sige na, sabi na tayo umuwi. Libre kita, coffee sa baba. Isa yun sa pinakagusto ko kay Jenna. Mahilig talaga siya malibre, kaya nakakatuwa. Naganda na kami noon. Naglalakad na papunta sa elevator. Nang papasok na kami sa elevator, biglang lumabas si Jenna. Meron to siyang nakalimutan. Hintayin ko na lang to siya sa may ground floor. Umuwi naman ako. Habang mag-isa na lang ako, bigla ko na lang naramdaman na parang may kakaiba. Kinakabahan ako nang hindi ko maipaliwanag. Pagpindot ko ng button pag ground floor, bigla na lang namatay yung ilaw sa loob. Makiilang ulit pa akong pumindot, pero sobrang dilim pa rin. Hindi rin kumagana yung elevator. Uy, tulong! Walang tumutugon sa akin. Sa mga ganong oras, kukunti na lang talaga yung mga tao sa labas ng office. Kinakabahan ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinagpupukpok ko na nga yung pintuan ng elevator. Halos maiyak-iyak na rin ako. Medyo claustrophobic din kasi ako. Yun bang nagpapanik kapag nasa mga masisigip na lugar, saktong dumilim pa. Nainis ako kay Jenna noon dahil hindi niya ako binalikan. Ilang sandali lang, biglang umilaw yung mga pindutan. Akala ko magkakaliwanag na. Pero muling namatay yung mga pindutan. Ang natira na lang na may ilaw, yung number 13. Nagtaka ko kasi ang pagkakaalam ko, lahat ng elevator, walang 13th floor. Yun na lang yung pinindot ko. Baka ako, doon ni gumana. Pagkapindot ko, biglang umulag yung elevator. Iba yung pagkaalog niya kumpara sa normal na paggalaw. Muntikan pa nga ako matumba. Napakapit ako sa dingding. Ilang saglit pa, mas lumakas yung pag-alog. Dumating na sa puntong pakaramdam ko, pabagsak na ako sa ibaba. Nang kumalabog ng mas malakas, doon na rin huminto yung elevator. Hingil na hingil ako ng mga sandaling yun. Unti-unting pumukas yung pintuan. May usok bang pumasok mula sa loob? Pagtingin ko sa labas, napakadilim. May nakikita ako mga alitap-tap na nagsisilbing ilaw. Nakawindang at napaisip ako. Nasaan ako? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung nasa trabaho pa ba ako. Natatakot akong lumabas ng elevator noon. Pero may nagtutulak talaga sa akin para alamin kung ano yung naroon. Dahan-dahan kong hinakbang yung paa ko. Paglabas sa paglabas ko pa lang, nagsarado na agad yung elevator. Bigla yung umalis. Shit! Paano ko haalis dito? Naiiyak na talaga ako noon. Pero wala akong magawa. Para akong nasa kawalan. Puro kadiliman.
parang mga alitap-tap lang yung nagsasabi sa akin. Nabuhay pa ako. Kahit na ang pakiramdam ko, patay na ako ng mga oras na yun. Sinampal-sampal ko yung pisngi ko. Kinurot-kurot ko yung mga hita-hita ko, mga braso ko, kinagat-tigat ko yung tila ko. Pero nakakaramdam ako ng sakit. Totoo yung mga nangyayari. Yung mga alitap-tap, nagsigalawan. Sinundan ko naman sila kung saan sila pupunta. Maya-maya, may natapakan ako na parang bakal. Nang mapatingin ako sa ibaba, may bilog na takip. Tinanggal ko yun. Meron ako nakitang hagdanan pa ibaba. Kahit papaano, nagkaroon ako ng pag-asa. Akala ko, daan din pabalik sa opisina namin. Pagbaba ko dun, medyo may liwanag na. Unang hakbang ko pa lang, bigla na lang akong nalaglag. Tumulas ako pababa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ilang minuto rin yata ako nag-slide. Ang bilis. Ang sakit nga eh. Kasi pumagsak ako sa may damuhan. Akala ko nga paglabas ng building na namin. Pero hindi eh. Pagtingin ko sa paligid, may kalangitan. May kalsada. May mga puno. Tuwang-tuwa ako. Akala ko nakabalik na ako. May dumaan ng kotse. Kaya pinara ko agad yun. Hinintuan naman ako. Pero pagbaba ng windshield ng kotse na iyon, napamura ako. Napatakbo. Sabay tawag sa likuran ng puno. Hindi tao yung nakita ko. Kulay-pulay yung mata niya. Sobrang puti ng mukha. Matapos niya akong makatitigan ng halos 2 minuto, pinaantar na rin yung sasakyan niya. Ang nasa isip ko noon, multo ba yung nakita ko? Ewan ko, nagpapanik na talaga ako noon, pero pilit kong pinapakalma yung sarili ko. Naglakad-lakad pa ako sa mga sidewalk. Wala akong nakakasalubong na tao, pero may natanaw akong isang bahay. Lumapit ako ng bahagya. Nalaman ko na isa palang tindahan yun. Sa pagbapaksakali na may telepono doon, lumapit ako. Kasi yung cellphone ko, bad trip, saktong lobat pa. Tao po? May tao po ba dyan? Tao po? Sinuli ko yung mga nakabalahandang tinda. Pero ni isa sa mga yon, hindi ako pamilyar. Kakaiba talaga yung mga tinda na nandoon. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain o bagay yung mga yon. Mas ang weird. Nakailang ulit akong tawag sa tindera. Pero wala namang tumutugon. Nang haalis sa sana ako, bigla na lang may batang lumitaw sa loob ng tindahan. Noong una, mukha pa siyang normal na bata. Hanggang sa bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Umitim lahat ng mata niya. Tapos, merong siyang makiliskis sa katawan niya. Ano pong inyo? Yung boses ng bata, parang mga boses ng malalaking tao na pinaghalo-halo. Basta iba, nagtayuan yung mga balahibo ko noon. Nakakatakot kasi. Tumakbo ko palayo. Tinanong pa ako ng bata bago ko tuluyang makalayo doon. Nang medyo malayo-layo na ako, nagpahinga ako sa gutter. Hingilingal ako habang iniisip kung nasang lugar ba ako. Hindi ako paladasal na tao. Pero dahil sa pangyayaring yon, kung sino-sino lang santo yung pinagtatawag ko. Mag-isa lang ako naglalakad noon. Pit-pit ko pa rin yung takot na baka may magpakita na naman sa akin na hindi nga pangkaraniwan. Makalipas lang ilang sandali, nakita kong parang sisikat na ang araw. Akala ko, nasa Makati pa rin ako. Umiti pa nga ako noon. Kung ano-ano na kasing napasok sa isip ko. Kaako baka may nintutok lang sa akin ng kung ano-anong gamot para mag-hallucinate ako. O kaya baka may nagpainom sa akin ng ecstasy. Ewan. Pero nagtaka ako. Kasi isang oras na yata nakalipas. Pero yung araw, nanatili lang na nakasilip. Hindi siya tumataas. Maya-maya, napatigil ako sa pagtanaw sa araw. May narinig kasi akong yabag ng paa ng kabayo. Nagtago ako sa gilid. Ilang saglit, nakita ko may dumaan na parada ng kabayo. May mga sakay na mga tao na may hawak ng sibat. Lahat sila, kulay ginto yung kasuotan. Mga normal na tao lang itsura nila.
Maliban na lang doon sa isang tao. Ang tangkad niya, 7 footer o 8 footer ata. Meron siyang hawak-hawak na parang bakal na bilog na maraming tusok-tusok. Nasa bandang hulihan siya naglalakad. Parang pinuno ata siya. Pagtingin ko naman sa pinakadulo, meron doon kalesa. Sa loob naman ng kalesa, may isang babaeng napakaganda. Kasunod nun, narinig ko ang sigaw ng isang lalaki. Hanapin ang nakapasok na tao. Kailangan may kasalang reyna sa taong yun para mas dumami ang angkan ng engkantao. Kinabahan ako. Ang weirdo. Sa pagkakataon na yun, alam ko na talagang wala ako sa Makati. Mga kakaibang nila lang yung nakikita ko. Hindi sila mga normal. Pagkalagpas nila, agad akong umalis sa pinagtataguan ko. Nagganap ako ng pwedeng mapagtaguan. May napuntahan akong isang gintong bahay. Sa paligid nun, puro ginto. May bukod tangi lang na nandoong bagay. Isang lampara. Kulay itim siya na parang lumang-luma na. Kinuha ko yun. Napabiro pa nga ako. Baka ako, eto yung mga nasa fairy tale. Baka may genie sa loob. Hawak-hawak ang lampara. Pumasok ko sa loob ng bahay. Pagpasok ko, napakalawak. Pero pag tinitignan mo sa labas, ang liit lang. Ang galing. Sa loob ng bahay na yon, maraming tao. At lahat sila, napatingin sa akin. Nakita ko doon si Jenna. Pero iba na yung kasuotan niya. Puro ginto at napaka-sexy na niya. Jenna, anong ibig sabihin nito? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Pasensya ka na. Ikaw lang ang paraan para makalaya ang buong angkan ko. Kailangan mong maikasal sa Reyna. Anong pinagsasabi mo? Nakasingot ka ba ng solvent? May paligsahan kasi dito sa Biringan. Ang sino mang makapagdadala ng tao na ipapare sa Reyna, bibiyayaan yung buong angkan at ang mga susunod pang henerasyon nila. Kaya salamat, Nilo. Nandito ka na. At ikaw ang pag-aasa namin. Nababalo ka na ba? Hindi. Ayoko. Bago pa nila ako mahuli, tumakbo na ako palabas. Hinabol nila ako. At lahat sila, naging kulay puti na ang mukha. Hindi pa rin ako makapaniwala noon. Nasa Biringan daw ako. Ano yun? Wala pa kasi talaga akong hindi sa mga bagay na yun. Takbo lang ako ng takbo. Kahit ingal-ingal, hindi ako huminto. Naiwanan ko silang lahat. Nakapagtago ko sa isang lumang kalesa. Nando lang sa gilid ng kalsada. Sa nalaman ko, parang gusto ko na lang na mamatay bigla. Pakiramdam ko kasi, wala na akong takas noon. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas o makakabalik sa Makati. Ilang saglit pa, bigla na lang pong gumalaw yung lamparang hawak-hawak ko. Hinimas-imas ko nga eh. Tapos, sa isang iglap, bigla pong may lumabas na usok. At di kalaunan, meron pong niluwa na isang nilalang yun. Kulay berde yun. Pucha, hindi talaga ako makapaniwala ng mga sandaling yun. Nasugatan pa ngayon palad ko nung lamparang hawak ko kasi may matalas sa parte doon. Kung kanina eh binibiro ko lang yung mga sandaling yun, hindi ako pwede magkamali. Isang ayatang genie yun. Paglabas nung kung anumang nilalang na yun, tumawa siya ng napakalakas. Sabi nagtanong sa akin. Maraming salamat at nakalaya ako. Ginoo, tatlong kahilingan para sa pagpapalaya mo sa akin. Hiling? Tama! Tatlong kahilingan. Kantimpala ko yun. Dahil ako ay yung kinuha at pinilanghap muli ng hangin mula sa labas. Ngayon, humiling ka at aking tutuparin. Ganito. Sa una kong hiling, gusto ko kalimutan ako ng mga nilalang dito. Kung sino man ako para kung makabalik man ako sa lugar na pinanggalingan ko, hindi na nila ako hahanapin. Sa pangalawang hiling ko naman,
Ibalik mo ako kung saan ako nanggaling. Kung anong oras, kung anong panahon, kung anong sandali ako nawala. Ibalik mo ako doon sa elevator. Pero bago magawin yun, hihiling na muna ako ng pangatlo. Gusto ko, pagbalik ko, mayaman na ako, pati yung buong pamilya ko. Yun lang. Wala ka na bang gustong baguhin? Wala. Gawin mo na. Bigla po akong nasilaw sa isang liwanag. Napakalakas. Tapos parang nakarinig ako ng napakalakas sa parang ugong na kung ano. Napapikit ako. At pagmulat ko, kung nasaan ako, kung anong oras, kung anong sandali, mula nung nasa elevator ako, bago ako mapadpad doon sa may biringan, nakabalik nga ako. Kinapakapa ko ngayon sarili ko. Ako yun, sinampal, kinurot, pinagsusuntok pa nga yung tiyan ko eh. Nasaktan ako. Totoo to. Sa isang iglap, bigla pong nagbukas yung elevator. Napaatras ako. Kasi, sinalubong ako ni Jenna. Sir, ground floor po ako ah. Pakipindot na lang po, may hawak kasi ako eh. Pumasok si Jenna sa elevator. Ako naman, lumabas ako ng elevator. Iniwan ko siya sa loob. Hanggang sa nagsara na lang elevator, hindi ko na siya binaligan. Totoong nakalimutan ako ni Jenna. Ang hindi ko lang sigurado ng mga sandaling yon. Engkanto pa rin ba siya? Ewan. Pero para makasiguro, hindi na ako lumapit sa kanya. Nagintay ako ng ilang minuto. Tapos sumakay ako ng ibang elevator. Pagbaba ko, wala na si Jenna. Kinausap ko yung kabiroan kong guard. Pero nagtataka ako. Kasi hindi niya rin ako kilala. Medyo nawiwindang na talaga ako ng mga sandaling yon. Kaya lumabas ako sa building namin sa Makati. Mugi ako sa amin sa may Cavite. Pagdating ko doon, halos mamutla ako sa nakita ko. Yung compound na pinagtitirikan ng bahay namin dati na napakaliit lang. Nagulat ako. Kasi noong mga sandaling yon, napakalaki na. Isang mansyon na ang nakatirik doon. Habang nakatulala nga sa bahay na yon, nagulat ako nang biglang may bumusina sa akin sa likuran. Paglilingon ko, muli akong nagulat. Anak, ano ba? Madaling araw na nandyan ka pa sa labas. Huwag mo sabihin kakauwi mo lang ah. Ay, gumalat uminom ka na naman kasama yung mga friends mo no? Yung nani at tatay ko yung nasa loob ng sasakyan. Kauwi lang din daw nila. At heto pa, galing daw sila sa negosyo namin. Grabe, heto pa. Yung yaman daw namin na yon, mula sa negosyo ko. Nung time kasi na bago nga ako mapunta sa biringan, meron ako mga baboy at mga malok na inaalagaan. Maliit lang yon. Ilang baboy lang, mga 5 hanggang 8. Tapos mga manok na paitlugan. Pero nung time na paglabas ko nga ng biringan, naging isang malaking piggery at poultry na pala ang negosyo ko. Inaasikaso ng mga magulang ko, ngayon din yung mga kapatid ko. At sa akin nakapangalan yung negosyo na yun. Ewan ko, kahit ilang ulit kong saktan yung sarili ko. Totoo, heto, nangyayari talaga. Alam ko, para sa inyong mga nakikinig, napaka-imposible ng pangyayaring ito. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, mga kapansit, totoo ang biringan. Totoo yung nakita kong nilalang o ginib akong tawagin yun. Hindi ko na lang kayo pipilitin. Basta ang sa akin lang, maging bukas yung pag-iisip nyo. Sa ngayon, patuloy ko pa rin pinalalago yung negosyo ko. Hindi ko nga alam eh. Pero sa pagbalik ko mula doon sa biringan, bigla ako nagkaroon ng mga ideya, alaala, aral, na bigla na lang pong pumasok sa isipan ko na dati hindi ko naman naranasan. Basta, alam mo yung bigla na lang pumasok sa isipan mo, yung parang alam mong hindi naman nangyari, pero bigla ka na lang nagkaroon ng alaala na ganun. Ganun po.
Minsan nga inapapaisip ako. Sinasaliksik ko yung mga nangyari sa akin. Biringan nga ba talaga yung nangyari sa akin? Naingkanto nga ba talaga ako? Kasi, alam nyo ba yung sugat ko na mula doon sa lampara? Nandito pa rin sa kamay ko. Kaya, heto yung pinanghawakan ko na nangyari talaga sa akin yun. Ang kaso, may isang lumalabas sa research ko. Maaaring nagpalit daw ako ng timeline. Kumbaga, isa raw itong glitch in the matrix. Ang hirap ipaliwanag eh. Parang yung nangyari ata sa akin, isang glitch in the matrix. Pero dahil sa sugat ko dito sa kamay ko, na ngayon ay kailods na, pinanghahawakan kong Biringan pa rin yung nangyari sa akin. Anyways, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa mga nakinig. Pero bago ko tapusin ang kwentong ito, kayo, sa palagay nyo, ano kaya yung nangyari sa akin? Palagay nyo lang naman. Kasi lahat naman ng tao eh, iba-iba yung opinion. Baka may mapulot ako sa inyo. Pero anyways, marami pong salamat. At magandang araw po sa ating lahat, mga kapansit. Hello guys, kamusta? Long time no shout out. Na-miss ko kayo. Alam ko na-miss yun rin ako. Wow, kapal na mukha. Sensya guys, at sobrang busy talaga sa mga nagdaang buwan. Medyo inasikaso lang namin yung mga dapat eskasuhin ng misis ko at kaya at syempre kagaya nga nung sabi ko nagpapahinga kami ni misis kasi nga yun nga nawalan kami ng baby before. Pero moving on, okay naman kami, ganun talaga ang buhay. Kumusta kayo? Long time no shout out. Tsaka syempre nagkaroon din ako ng mga health issues before. Kaya nagpahinga din talaga ako. Kaya after ko mag-record, trabaho, pahinga na lang ako. Relax kasi lately talagang taga-tagaan eh. Trabaho kong trabaho. Ay medyo napabayaan ko rin yung sarili ko. Medyo nagka-health issues lang naman. Pero so far sana okay na tayo. Yun, shoutout tayo sa araw na to. Subukan nating araw-araw mag-shoutout. Balik natin, na-miss ko yung kakuntuhan. Okay, mula to sa kwento natin kahapon, ang ilog sa Agusan del Sur. By the way, dala yung upload natin kahapon, isang compilation sa mga luma nating kwento at isang true story na ilog sa Agusan del Sur, yung buhaya. Pasensya na guys sa pronunciation ko kung buhaya o buwaya, tao lang. Eh, minsan nagkakamali sa narration. Tao lang. Pasinsya na pasinsya. Alright. Basahin ko lahat ng comments nyo. Lerma Lamuna. Good afternoon, Sir Paul. I'm one of your silent listener here in Isabela City, Basilan po. Nakikinig ako while gumagawa ng lesson plan ko. Uy, salamat. By the way, shoutout pala kay Ma'am Riza. Arina. Kay Ma'am Rina at kay Ma'am Ami. Isang from UK at isang taga Laguna. Mga professional yan. Dentist at journalist. Hello, hello sa inyo, ma'am. Salamat po sa pag-meet sa akin, sa amin ni Mrs. ko nung last month. Nag-enjoy talaga kami sa kakwentuhan sa iyo, lalo na sa mga Pokemon aswang stories nyo at mga kung ano-ano pang kwentuhan. Hope to see you soon ulit. Pagbalik nyo dito. Kita-kits po tayo. Kay Miss First naman, nasayang hindi natuloy yung meetup natin. Sana sa pagbalik mo dito, makapag-meetup na tayo. Sobrang busy kasi hindi nagtagpo yung schedules natin. Anyways, salamat po sa mga pasalubong nyo. Na-appreciate po namin ng mag-asawa yung mga pinadala nyo sa amin. Galing abroad man yan or from the Philippines. Maraming salamat. Miss First, Miss Dimple Sumi, Miss Ami, and Miss Rina. Okay, mga solid kapansit yan. Mary Ann Dehanyo, from Kuwait. Ray Malubago. Wahid Abdul, from New York City, Manhattan. Wow! Pakamusta naman kay Spider-Man dyan. Ang social naman ng mga listeners natin. Sheila Laminero. Jenard Gamaw. Guys, speaking of pagbabalik, guys, yung mga jacket
and hoodies nyo po na ipamimigay sana natin ng Christmas season. Nandito pa rin po, huwag kayong mag-ilala sa mga nag-sponsors po. Don't worry, hindi ko kayo in-scam. Nandito pa rin yan, ipamimigay po namin ni Mrs. Pag. Free na kami. Kasi sobrang, hindi naman sa sobrang busy. Siyempre, kailangan din namin mag-rest kasi nakakapagod din talaga mag-gumawa ng kwento. At the same time, siyempre, mainit-init. Mahirap gumalaw ngayon. Gusto namin lagi nasa bahay lang. Pero yun nga, pag free na po, pag maluwag na po, ipapadala po namin yung mga nanalo. May mga winners na kami guys, hindi lang po namin ina-announce. Kaya, gugulatin na lang namin kayo. Magkakaroon, ibibigay na natin yung mga December winners po, anong Christmas season winners na mga hoodies and t-shirts po na pag-ibawis natin na syempre mula sa mga sponsors namin at sa amin ni Mrs. Okay? At gugulatin ko na lang din kayo kasi magkakaroon ulit tayo ng bagong mga merch at the same time giveaways po. Hingi lang ako ng tawad kasi masyadong yun nga, medyo na-delay na, sobrang na-delay kasi yun nga, daming nangyari. Move on na tayo. Okay? Salamat. Francis Echabe, yo, what's up? Angel Rose Rakiza from Rosario, Cavite. Amino Pangampawan, nasa Mindanao daw. Si Lolong Nabuwaya ay nasa Mindanao part. Bunawan, Agusan del Sur. Mary Asilar, Saimil, as usual, number 27. Ja Pakaldo Vlogs, laki ng ilog ng Agusan at malalalim. Dami sigurong isda doon. Norilin Lintuko. Elin Almera, member natin yan. Hi, kay Miss Dimple Sumi. Uy, ang chika babes ng Kapansit. Kapansit, maraming ano yan, maraming admirers yan si Miss Dimple Sumi. Joji Lenzuela, John Rainiel Sakate, Edna Lintupas, Nix Mirna Boho, Gemma Marceline Legar De Torres Papa. Grabe, wala talagang space yung pangalan mo. Mr. Agusan del Sur, taga asa ka diri sa Agusan del Sur. Kasi same tayo ng lugar ha. Masapya po. Sir Bobby ang Sueco. Irish Claire Labe. Esa Rihino. Fabella Victor. Lizelle Blas. Fabella Victor. Shy Dragas, Lady Warrior 08, PJ Bo, PJ Wars, hello. Sabi ni Mary J. Mendoza, bakit po buhaya? Buhaya po dapat. Pasensya na po, tao lang. Pasensya na, pasensya. Aliyah Anchari, Mary Jane Monteclaro, and Crystal May. Guys, sikapin ko pong pag-shoutout ulit araw-araw kasi namiss ko yung kakwentuhan. Bukod sa shoutout, kwentuhan tayo, lapag nyo dyan yung mga insights and questions nyo regarding sa story, tapos pag-usapan natin, okay? Maraming salamat guys, miss you guys, kwentuhan ulit tayo, okay? Mac, miss kong sabihin to, oh my god, shit. Okay guys, susunod na lang po ulit na kwento, Mac, Pancit. In again, si shoutout, pero out na sa kwentong to, sa araw na ito, okay? Thank you.